mo. Eto, imagine ko tuloy yung nakaupo, nakahiga ka. Nakita mo, pangalan. Uy, napatayo. Napaupo ka ng seryoso. Napainom ako ng tubig, boy. Ayun. Pero bukang ito na nga ang ating back. Game number 2. We're back. KBG naman ngayon ang nasa red side. That very similar ang bands natin, no? Yeah. Alam mo, naisip ko, why did they ban out the Yee Sanction kanina? Did they know something na hindi natin alam? Oo nga. And that's something na napapaisip ako. What if may nakatago talaga ng ganun yung Imperium? Paano kung may secret? Na sila lang yung alam. Secret YSS to. Oo. May baka may ganun pa. What if? Kasi nagbabalik na rin naman, no? Kung babalikan natin yung Season 7, there are no big buffs on the YSS. Wala. But Season 7, yun pa yung mga time na may mga YSS pay. Diba yung mga Roger, Granger. Tsaka, ano, eh, because of that, di mo talaga alam. Di mo talaga sure, di ba? Uh-huh. And that's something na maybe they saw in the scrims. Uh-huh. Ganun. And maybe ginagamit nila yun. And right now, the 1-1. Left open again. I love it. Coming in from Imperial. Worth it na first pick for sure. 1-1. One of the strongest in the gold lane right now. At ang magiging response dito ng KBG ay Angela. That I think is a great counter to the 1-1. Parang medyo underrated counter siya. Dahil pag late game, hindi naman na masyadong ramdam yung nerf sa Flask of the Oasis. Kaya magandang counter ang Heart Guard sa ultimate na crossbow of tank, no? Next pick is the Baksha. Uy. Hindi na ako magtataka kung i-refill ang kanilang magiging marksman. Ay, ito. Alam na, alam mo na. Alam nakita mo ang kanina, nakita na ito, ah. Series 1, kanina, ganito yung draft. Ganyan na ganyan, eh. Hindi na ano, eh. Parang binalikan ko na lang, tumingin na lang, nag-replay lang ako ng konti sa Series 1, eh. It makes a lot of sense, not to mention, aside from the fact na obviously yung passive ng Baksha really does affect it. And there, napapalakpak. Bakit ito napapalakpak? Eh, Guinevere! It's a Jennifer! No, basta si Jennifer! Oh, your debut look better. Wow, grabe naman yung mga fans talaga natin on site. Pero imo, sa sobrang haba nang nakasulat hindi sa cellphone, hindi ko na nakuha. Ang liti! Ganong kalupit. Pero men, pumalakpak ako para hindi ka i-distract, Rock G. Bakit nga? Yung sobrang ano talaga? Sobrang feeling mo sobrang stonks ni Guinevere. Oo, stonks yung Guinevere ngayon. Gumawa ako ng tier list recently. No? Siya short plug, joke lang. Pero ayun nga, medyo hindi ko panilagay sa mga super taas yung Guinevere. Kasi gusto kong makita dito sa mismo wildcard. Gusto mo may ano, may proof? Oo, gusto ko muna makita. Oo. Kasi feeling ko hindi sapat yung isang tournament lang. Oh. And looking at the Guinevere right now, boy, sobrang lakas talaga ng yung upgraded niyang second skill. Yung tipo na kapag nandun ka na sa bilog, wala na talagang kalawad. Oh! Wala. And even if you put it in the roam role or the jungle role, it still stands the same. The utility is very good on the side of the Guinevere. Kasi dati, kailangan timing mo yung pag-angat. Oo. Kailangan, aside from tututok mo sa lupa, yung pag-angat, kailangan tama yung timing. Ngayon, true. Basta tumama, basta tama yung tutok mo, May istan. So, lilipad. Hindi mo kailangan timingan na. Eh, kasi pag ganun, pwede pang iwasan ni dati. Oo. Pwede pang lakadan palayo, ganun. Right now, obviously, the Guinevere, I think a lot of players, a lot of content creators, including you, talagang na-recognize na very powerful pick. And pag wala kang Purify, possible na ilista mo na ang kill papunta kay Guinevere. Pwede ka na mag-altab. Yeah. pag nakita mo, umangat ka na, umaltab ka na. Boy, alam mo na, man. Mababadrip ka na lang eh. Kahit roam yan? Ako, hindi. Wala. Naalala ko, ito, just last night, man, may kalaban na akong Guinevere na hindi pa to full damage. Arlott ako na semi-tank. Na-burst pa rin ako. Alam mo yung hinihintay kong matapos yung animation. Yung animation ng Violet Requiem para lang maka-ulti ako, final slash. Pero hindi natatapos. And I'm really happy to see the rise of Guinevere. No, I'm sure a lot of the other content creators there are also happy to see this Guinevere to pop up in the meta. So ngayon, ang tanong is, anong magiging response nila dito? Because again, this is a crowd control machine. Yeah, actually, considering na may Trizla pa, talagang the wombo combo is real. Mm. As in, pag yan tumama sa tatlong miyembro, ilista mo na, I think, magkape ka na talaga. Magkape ka na muna. Altab ka muna, mawag ka muna wild pero, card. Pero yes, ang magandang sagot doon, at the same time, is you have to add AoE.
So binan ng KBG yung Lilia naman. So add AoE, sino ba may AoE mage na maganda ilista dito para sa Imperio? There are a lot of options left, no? Pwede ka pang mag-Farsa, pwede ka pang mag-Eve, or if you're looking for more single target magic damage. Ayun pala. The Kadita is also a an option here, pero mukhang single target takeoffs talaga ang gusto nila, pati Cho dinamay na. Yeah. And yung fun fact, men, kaya daw sila nag-ban 100% win rate sa Yi Sanshin itong si Aurora sa Latam. Grabe. Grabe. Ang na, the last Latam Yi Super League. Sanshin. The last Yi Sanshin, literal. The last YSS. Siya na lang yung nagwa-YSS sa mundo, boy. Hindi, syempre sa RG mayroon pa rin. Pero to round it off, no, Imperio taking the Novaria in the mid lane. Very well ba? Ang daming knock-up. Ang daming knock-up. Ang daming crowd control dito. Halos tatlong frontline nila may crowd control na sobrang grabe. May snare din yung marksman. Ay, Dio mio. Napakaganda. Napakaganda ginawa sa ngayon netong Imperio. And ang sagot naman, of course, doon sa kanan, eh, titignan natin mamaya-maya onti lamang. Kasi so far, mahirap tapatan yung lineup na gano'n, Yomi. Yung mga crowd control na ganyan, no? Parang pag nag-RG ka, nakaka-bad trip minsan. Kasi pag wala kang Fury, hindi ka na ano bang role mo ngayon, Rock? Kasi paiba-iba kayo. Paiba-iba ako ngayon. Eh. Minsan magaling ka mag-roam. Minsan biglang yung kagalingan mo mag-roam, lumilipat sa Leobard mo. Nasa goal ako minsan. Goal actually, ang tamang sagot dyan, dapat pag mythic ka na, wala ka talagang role. Kasi lahat kaya mong gawin. Ano na bang recently, anong favorite mo ngayon gawin? Favorite kong gawin ngayon, mag-roam at magbato ng bomba sa DBS. Ay! Masaya nga yan. Masaya magbato nga yan. Lang ng magbato ng bomba at mag-heal ng mag-heal sa Matilda, sa Angela, and of course, sa Florin. Ay, oo. Naalala ko nga last time na naglaro tayo, MPN pa nun. Oo. Tapos, yun yung mga warm-up natin eh, bago mag Rumekta sa casting, no? Edith, by the way, yung last pick ng KBG. Yung Edith, maganda. Oh, parang ito yung mga Transformers, no? The Transformers? Ano pa kayo, Transformers? Yung isa nagiging gulong pa. Ay, talaga naman. The Transformer lineup. Let's go. Mabilis lahat sila. Yung isa lalabas, yung isa gugulong. Basta mabilis. Yung isa nagiging tao. Yung isa nagiging tao, baliktad. Yung isa nagiging dragon. My goodness. This is it. KBG. Man, yung isa nagiging shield. Saan? Si Angela. Ay, oo nga. Nagiging shield. Nagiging shield. Transformer lineup. Ito yung... Ewan ko, men. Ang iniisip ko lang dito is nag-game 3 ang first series. Mm-hmm. Hopefully, we get to see more because people are asking for this. Uhaw sila sa mga ganitong laro. Sa totoo lang, right now, oy, nako, Flicker already used back Kuya Tides. Although, very classic naman ang isang Edith Roam and so much damage can come out of it. Mahirap din. Kasi right now, ang phosphor niya is si Lumu dun sa Angela. Oo, and Lumu on this Angela, pwede naman siyang masustain. I would say that it was still a respect Flicker, no? Yung parang sinigurado na lang niya. Mas okay nang ma-burn ng Flicker ng maaga kaysa mamatay. Yeah, don't give the kill. Yung solid na gold niyan, okay. Huwag mong ibibigay yan, especially in the early game. Nako po, nag-i-snowball talaga yan, literal. Napagandang onward dito, forcing the Flicker mula kay Marky, no? And of course, si Asiwan lang nila Steph, eh. At of course, si Aurora! Ganda ng first blood coming in from Imperial Esports. Mukhang dadalawa pa yata. Steph! Steph! Oh my goodness. Pinakitaan na ng crossover ni Steph. So parang at this point, nakalamang ang Imperio Esports muntikan bumagsak si Markino. Pero ang ganda nung paggamit niya sa passive ng isang Teresa, yung Body of Smith. Sobrang baba na ng HP niya. Ang taas ng additional defense na nakuha niya. Finorce nila yung laban and knowing na very well na advantage pa rin sa kanila. Even though mukhang mababa yung HP niya, tama kayong passive na Body of Smith. Sobrang laking reduction ang ginagawa nun sa damage. And right now, first turtle of the game, may kalamangan ng Imperio Esports around 1,000 gold lead. Napakaaga pa lamang. Makakapalag naman siguro dito ang Keep Best Gaming kung makakapag-level 4 si CU under this last week. Yeah, of course, that's gonna be happening right now. Pero don't forget, meron ding turtle na nagaganap sa ngayon na kinokontrol ng Imperio. And of course, si Juan Marquino going down. Uy, lumipad na at lahat. Pero si Aurora pa rin ang nakakagat ng dragon. Anong turtle, right, Tather? And there you go. The Transformer lineup, makunat sila. Pero yung damage sila, of course, is very much
gonna be something that you need to take care of. Nabantayan, kumbaga nakakuha ng kills, pero Turtle ay napunta pa rin sa Imperio Esports. This is really good for the side of Keith Best Gaming dahil na-equalize nila ang laro. In fact, tumalon na nga papunta sa kanila ang maliit na gold lead of 300. And now Keith Best Gaming with an aggressive rotation inside the jungle of Imperio. Actually, right now, looks like inaantay lang nila is mag-level 4. They do have access to that. Ta-timing ba? And looks like Tides, Primal Ram at the very last moment. Makapa-atras ngayon sila. See you. Napakagandang salo mula dito sa Yuzhong. Umabot pa. Nag-level 4. Nag-level ng isang ulti at umabot ang shield. And Keep Best Gaming right Nakita now. Mo yun? Ano yun? Ano nangyari? Ang unang pag recall spam ng isang player mula sa reunion nila. Napakaganda, napakaganda. Saludo! Saludo! I know mo. May natutunan sa Scream. Ayan na, magandang talon of force coming in from Aurora. Not to mention a follow-up mula kay Marquino, pero there you go. The damage will not be anywhere near enough para matagusan ang isang heart guard ng isang Angela. And God Yang, no, burning his battle spell, which is the Purify, na mukhang ginamit niya para maiwasan siyang talunan ni Yur. And you do not want to give solo kills, no? I think ilang beses na natin pinag-usapan yung Rockheart in MPL na ang isang kasalanan na hindi mo pwedeng gawin bilang gold laner. Unforgivable! Ay ma-solo kill. Yun lang po. The rest, it's fine. Kahit 0-0-0 ka ng buong siguro 12 minutes. Kahit ma-prison ka ng lane, kahit madenayan ka, wag ka lang magpapa-solo kill. OMC, classic. Alam na ni God Yang yan. And mukhang makakapag-farm pa nga rin siya dahil pushing naman ang kanyang lane. At sa ngayon, turtle na, paglalabanan, dalawang kukunan. Right now, si Tides, makapag-primal rat na naman. Mababa yata ang buhay ngayon ng Mami Emerald, itong Imperio. At ipupuwersa ng KBG ang advantage nila dito sa pangalawang turtle ng laro. Of course, going over to Simba. Uy, may follow-up yata. Sila si Yu. Lalaban at lalaban with a flying hard guard. Pinilit with the Black Dragon form at mukhang papasukin na nga dito. Defensive penalty zone para sa side ni Makinho dito. Of course, Transformer lineup eh may kahinaan din. At yun ay pag nawala ang hard guard. Dito na lumalabas yung lack of veterancy dito ni Keep Best Gaming. Usually, when you secure a objective such as a turtle, bounce na eh, no? Bounce na eh. Oo, tama, tama. Back to regular showing na yun eh. Back to the script. Back to the macro. Mag-farm na muna tayo, pero mukhang pinilit nila with a Heart Guard and Black Dragon form. I do think that they did have enough damage, just not under the turtle. That's true. Not to mention, although nagamit na din yung ibang ultimate kasi, yung sa pag-take ng turtle. Kaya yung timing talaga na yun is medyo aggressive, I would say, pero still they were able to get something. Meron sila pa rin ngayon ang nauna sa gold. And looking at the lane matchups, no, mukhang nakakabanat dito si God Yang. Steph, kailangan umalis ng bagya. Simba ngayon, possible heart guard. Beautiful dive coming in from Simba. May sagot ba mula kay Feshin though? You are in fashion, playing it safe. Wala yung mga frontline nila, Kuya Omi. Oo nga, and pantay pa rin ang ating laro. 600 gold lead for the side of Keep Best Gaming. Si Yur ay kailangan na mag-back dahil ang daming naghahanap para sa kanya. It's a 4v1 or a 4v2 at makakatore ang Keep Best. That's their first turret of the game. Uy, maganda decision making ni Yur dun ha. Even though pwede siyang lumipad with a crossbow of tank, hindi niya pinilit kasi pag pinilit niya yun, alam niyang yung target niya, hindi din mamatay. Tsaka pag bagsak niya, hahanapin na siya. Kasi wala paalam talaga. Paalam kapatid. Yun yung tipo na, uy, nag-ulti. Uy! Ay, wala catch! Wala catch coming in from Aurora straight into God Yang. Pero for some reason, even without the heart guard, siya'y nakasurvive. Maybe the heals coming in from the love wave naging clutch doon. And buhay pa nga si God Yang at susubukan niyang mag-lifesteal pabalik ng kanyang buhay at hihilain na nga ng KBG ang pangatlong pagong ng larong ito at libre ata nilang makukuha. Looking good pare sa Keep Best Gaming doon sa baba, pero sa taas naman sila din naman ang aarangkada. Ang Imperio, parang dadalawang isip silang lumaban, no? Nasa gilid lang sila. And this is the first major gold lead na meron ng Keep Test Gaming. And right now, Imperio Esports, as you said, parang medyo na sila dito eh, nabubruskuhan ng Keep Test Gaming. Kailangan nila makahanap ng isang, siguro, isang magandang engage coming in from Marquinho or allow Yur to farm up or give him more time. Ayan, the full four-man
collapse straight into Simba. Pero nag-survive pa rin siya. Grabe talaga ang sustain ng lineup ng Keep Best Gaming at pinakita nila yun dito sa mid lane. Ngayon lang ako nakakita ng crossbow of tang na parang nangiliti lang. Kaya nga nakita eh. Mo bang parang tumaas pa nga yung buhay? May gamit naman yun ah. Iba talaga yung Angela Deep. The Angela Deep, oh. Man. The nice one, baby. Iba talaga kapag may nakapatong na Angela. Tama. Yeah. Sobrang taas ng healing at wala pa nga shield. Partida shield lang yun. And right now, Keep Best Gaming with a 3K gold lead. It is very relevant, especially for the first Lord. Dahil isang item din yan. And looking at the emblem set, no, very standard ang ating emblems dito. I would say the most interesting one here would be the, again, the common emblem on Angela. Dahil isa ito sa mga interesting ways na para magsiskip ka na ng item. Yung mga mana region mo ay isa sa bahala mo na lang sa emblem. And common emblem din para sa carry, which is more on the sustain talaga. Yung hindi siya masyadong greedy na damage. Ha? Naku po! Si Steve! Malayo yung atay yung angulo. Napa-question mark. Literal guys, napa-question mark yung mukha ni Omi. Bakit ka napa-question? Bakit ka na-stun? Na-stun ka in real life! At yun, nabigyan! Siya ay na-punish dun sa angulo niya. Na-overshoot niya, boy. Alayo ng overshoot. Alayo, man. Pero, again, this is a high-pressure environment. High-pressure situation, my friend. I know what you mean. Ako nga, kung ako yung Cho dyan, hindi malamang ako papasok. Eh, hindi ka hindi ka lalabas ng tore, no? Oo, it's a very hard game to play. Pero ayun na nga, si Tides bumabawas na, boy. Kumu-confidence na itong sila, no, ha? Keep Best Gaming, ha? You see the confidence in their players right now. Especially knowing na yung backup ni Lumo is very close by. Oh. And yung Angela din, may gamit din eh. Oh. So yung cooldown, ayan si Lumo talaga. Oh. Yung cooldown talaga niya is very much always on. Ito na yun eh, yung confidence na inaabangan natin mula game 1. Mukhang nakuha na nga ng Keep Best Gaming. May download game din pala. Download game. Sa re-review nila. And Steph ngayon, mukhang kinailangan umalis. It's a 5v5 around this first Lord of the game. Hindi naman sobrang laki ng kalamangan ng KBG dito. No? Kaya pa rin pumalag ng Imperio. Yep. And so far, Imperio, I think basa naman nila na hindi pwedeng basta-basta mag-Lord. Itong Keep Best Gaming, so they're not falling for the trap. But right now, it's with the formation they have, actually, madali silang mapipick off dito. Uh-huh. Right now, Imperio, nag-rely sila sa literal na info lang na binibigay ni Steve. Mm-hmm. And yung information na binibigay ni Steve, no, very vital for Imperio Esports next few steps. Dahil ganito yung 3K gold lead, ito yung pwede nyo pang labanan sa teamfight. Eh. Kapag umabot ng 6K, 7K, ayun ito na, yung kailangan mo na sure kang lamang kayo para sa teamfight. So it's crucial to not get even more behind during this time. And it's up to Steve para masigurado yan. And Conceal activated already. Steve again on the front line. Pero iba ang na-onward si Feshin na gamitan na. And right now, because of that, that might be the signal para sa Keep Best Gaming to go, go, go. Although activated din yung Heart Guard. Beautiful penalty zone sa midgitna ng labanan. Pero looks like the backup is here na naman. Lilipad ba si Kuya Yur? Hindi siya baka nauntok siya na doon sa putok. Dalawang beses siyang nauntok tapos namatay pa yung Queen of Beer. Oh, that is not a good look para dito sa Imperio. Naiisa-isa na sila. At si Gadyang nagpapagad na talaga. Oh, 5K gold lead. Almost a 6K gold lead for the side of Keep Best Gaming. Tatlo ang nawala para sa side ng Imperio. At tuloy-tuloy lang ang pagpupush ng Chinese team na to. At mukhang hihintayin pa nila yung Lords. May bandang itaas. A 5-man strong unit. Markinho is already up. 5 segundo para kay Aurora. Pero si Yur! Ay, si Yur gumagawa talaga ng paraan. And that is the beauty of the 1-1. Although meron namang Lord na kailangang sagutin doon sa taas, they will stop the Keep Best Gaming push for the meantime. Yun yung pinaka-high risk high reward na nakita ko na losing team. Kung namatay si Yurdon, tapos na to eh. Pero he knew what he had to do. Nakaku nga siya ng pitas at dahil dyan walang inhibitor turret na nawala. Pero kung ako yung coach, siguro gumana na ako eh. Tumayo na ako eh. Napatayo na ako ng konti eh. Pero gumana naman. So hindi ka pwede magreklamo. And yun yung proof din na may damage naman si Yur dito. Kailangan lang talaga ng magandang pasok. Which is so far surprising na wala tayong makuhang ganong pick-off kasi halos yung tatlong frontline nila ay puro pick-off hero. Oo nga eh.
Now, buti nabanggit mo yun, no? I think in the draft, we were talking about how Imperio Esports has a pick-off lineup. Pero as you said right now, hindi pa natin nakikita yon. Walang hindi katulad nung Series 1 kung saan nakakita tayo ng show mula kay Miko na parang mayat maya may sinusubukan silang hulihin. But I feel like Imperio Esports, they're still diving around that gameplay of safety, no, despite having a very aggressive lineup. That's true. And not to mention, si Godyang, eh, naka, ano pa, habang tumatagal, lalong sumasakap talaga. Itong, ano to, itong kaki na to. So, I don't know what they're thinking. I don't know ano ba yung plano dito ng Imperio. I guess they're thinking na malaksin yung Novari sa late game. Maka-clear naman nila magdamag yung mga waves. Di ba? Pwede rin ganun. Yeah, they may be playing to extend this game rather than to win this right now. And mukhang Lord ang paglalabanan nila, pero isang minuto pa ang kailangan intayin ng Imperio Esports, at inuubos na ng Keep Best Gaming ang resources around the jungle area. Classic Mobile Legends ang ating nakikita dito para sa Keep Best. Very classic and very disciplined, although right now may mga pinas na magaganap dito. Dalawa ang lilipad doon sa Violet Requiem, at may follow-up pa na malupit na paglipad mula nito kay Yur. Oh no! And look at that! That's gonna be one down, at nagsunod-sunod na mga kaibigan, tanggal na din ang heart guard advantage ng Keep Best Gaming. At ayun na nga, Rock G, dahil si CU na ay kinailangan mag-see you soon. Lumipad na with the Black Dragon form at tinamaan pa ng bulalakaw, at makakatakas naman ang tatlo sa miyembro ng Keep Best Gaming. But that pick-off coming in from Imperio Esports essentially cuts the gold lead from 8K to 5. Naku po, at makakadami pa sila dito, not to mention sila din ang magkakaroon ng advantage sa positioning para dito sa Lord na naman at 14 minutes. And this is a luminous Lord. Ibig sabihin, ito na yung may bunggo-bunggo jutsu. Pero mukhang magkocontest dito ang Keep Best Gaming. Arcanine, natutunaw! Natutunaw yan. Siyempre naman, it's a carry. Sino kaya nakuha doon? And it looks like medyo tagilid ang mabor ng Imperio. Tumakbo na kayo. You're gonna go down without a fight. Si Aurora nag-Violet Requiem na lang. Umindot na lang ng kahit ano, tumatagal naman, buy some time. Pero looks like si Fashion at si Steve na lang ang may iwan dito. Of course, sila pa rin naman ang makuha ng Lord, pero looks like nasayang ang effort nila to take it. Now, na maklear lang din ng Keep Best Gaming ang mga lane. That's true. Unfortunate para sa Imperio Esports na nawalan sila ng tatlong miyembro right after securing that Lord, which means hindi na nga nila magagamit ang Lord na to, at konting waves na mga lalabas. Uy. At sila pa nga ata ang mawawalan ng inhibitor turret. Si Yur ngayon ay up na, pero 10 segundo pa para kay Aurora. Keep Best Gaming, nawala ang kanilang 8K gold lead, pero mukhang babalik din to 6 or 7K. May mga galaw, may galawan tayong nakita dito. I really like yung may mga micro na yon, yung nakita mo lang just now na movements from KBG. Talagang hindi sila basta-basta nagpapasalo nung ano, yung Astral Recall, yung bulalakaw, you know? And because of that, over and over again, nakakapag-start sila ng team fight na puno yung mga buhay. Oh, and they're doing this, of course, with an Angela as well. Bukod sa namamicro nila yung mga skill shot na binabato ng Imperio Esports dito, ay nahihil back din kung sakaling matamaan sila. May healing kahit tumama, no? And I just have to say as well, no, si Markinho, despite having a bad KDA, he's been doing his job. Kumbaga tumatama sa yung penalty zone niya on 3 to 4 members on average. Sadyang hindi lang nila na-follow through yung mga team fight na yun. No? So looking at the gold here, there's a good lead against Godyang kay Yuro. Oo, pansinin mo actually, tama yung sinabi mo, si Markinho, sa hindi layer yung ginagawa nila, no? Pag may Violet Requiem na pumapasok, hindi agad kinakast. They do it right after, which is makita yata natin ngayon. As you can see, ready pa to go for the fights, although protektadong todo. Oh, no. Si Godyang dito, sobrang late na ng penalty zone dun sa fight na yun. At hindi rin naka-respond ang Imperio Esports. That's one free kill for the side of Keep Best Gaming. Imperio pa ang nag-engage doon, pero sila rin ang nawalan. Not a great showing so far in terms of a KDA para kay Markinho, pero hindi pa naman ata matatapos ng Keep Best. Yeah, I think so far, Keep Best Gaming still need a big oof. Makunat yung lineup nila, pero pag nasimulan, I think maganda din ang labanan para naman dito sa Imperio. And as you can see, nagsisimula nang pumasok ang Guinevere advantage. Hard guard already used para dito kay Simba. Lumilipad na si Kuya Yur, and makakaisa na sila. Tide goes down. Steve is still alive. It is gonna be a one for none para sa Imperio. Unfortunate timing para sa Keep Best Gaming.
I feel like the proper call there would have been to disengage. Kung baga, umalis full disengage. Na kayo. Full disengage. It's better not to lose anyone dahil magkakaroon na ng Lord at kayo yung may hawak ng lamang. Regardless if makapita sila or hindi, pushing yung mid lane dahil wala nang inhibitor turret. But right now, dahil nilaban nila yon, may disadvantage sila sa Lord lane. Ang galing nila sa team fight pero halatang yung Imperio, alam nila yung macro eh, no? Kailan dapat lumaban at kung kailan dapat umatras. Kasi kita mo, sila na naman yung lamang dito sa Lord fight. And then, you go. Si Siu pa. Naku po. Babagsak na naman. Of course, may immortality siya. Pero maganda pa rin ang labanan dito. Si Steve, eh, napa-atras na. Netong si God Yang. At reset muna para sa Lord. Now, it's a full 5v5. Pero low HP dito. Si Steve, Simba. Naku, trying to mess with the recall. At mukhang hindi pa nakakakuha ng crossbow of Tank Proc. Si Yur and Tides ngayon ay harap na rin. Oh! Ayun! The two, man! Spatial migration. At yun na nga, ang lipad si Tides na naman na nangadali. At na, isa-isa na kayo! Pare, ito na ang simula ng katapusan. At yun, isang wipe out ang sinimulan netong Imperio. At napa... Ibang reaction mo doon. Anong reaction mo doon, Robby? Anong kasabi mo doon? This is game, men! This is game, men! 1-1 wins games, boy! Imaginin mo, apat na reset, pinanood lang niya yun, tapos umilaw yung screen niya sa likod. Ching! And there you go, our first 2-0 dito sa M5 Wildcard. Naging maganda man ang early to the mid game ng KBG. Isang lipad lang ang kinailangan ng Imperio para ma-secure ang game number 2. Grabe! 1-1 wins games, man! 1-1 wins games, man! First pick, 1-1 yun! Eh, nakikita natin kung bakit nga ba nila first pick ang 1-1 na yun. At ngayon, hindi naging maganda ang first showing ng KBG. Pero panigurado, that game number 2 was a show of what could be sa mga susunod nilang laro. Yeah, actually, dito na papasok yung inyong mga what if. What if moments para dito sa Keep Best Gaming. Kasi sa totoo lang, ang ganda ng draft nila. Uh-huh. Gusto kong gawin yun sa mga, ano ko mamaya, sa mga laro ko mamaya. Uh-huh. Maganda nga yung mga pinakita nila. No? Kaso na microhan at the end. Bukod sa macro, parang biglang nagkaroon ng micro boost? Si Yur eh. Hindi ko maintindihan. Kanina pa si Yur, no, nung muntikan silang matalo, nag-4v1. Tapos ngayon, nung mananalo na sila, biglang apat na reset. 1-1 gods. 1-1, wala. 1-1 gods. Clutch! No. Ayan na, lumalabas na yung mga stars. Dahan-dahan na nagpapakita mga players natin. Aabangan talaga natin kung ano pang ipapakita ni Yur so far sa ating wild card. But right now, the ROG Phone 6D features the unparalleled performance of the MediaTek Dimensity 9000 Plus processor with the GameCool 6 thermal system, 165Hz display, Air Trigger 6 system, and Armory Crate app powered by a 6,000mAh battery. Grabe, Ben. Ang lakas nito. Parang mas malakas pa ata doon sa 1-1 na umapat sa reset. 100%, bro. As in, yung phone na yan, mas mataas pa yung refresh rate kesa sa PC ko. Ganong kalupit! Oo. Ganong kalupit! Yung PC ko, medyo may kalumaan. Tagilechi eh. No? Parang 1-1 na nerf. Yung PC ko, yung 1-1 na tuhod. Yung ROG 6D, 1-1 na nabap. 1-1 na nabap. Tapos, ayun yung pa sa likod. Oo. Naalala mo yung oras na apat pa yung vitals ng 1-1. Ay, oo. Tagal namin na yun. Good times. Yun yung medyo matagal pa bago ko maka-ulti. Ngayon may fast combo na nga eh. May tinatawag sila eh. Ang bilis din nila. Pag may tinanong kang 1-1 main, nasasabihin kung ano nga ba yung... By the way, 1-1 ang ating MVP senior. Pag tinanong mo ang 1-1 main sa Pilipinas, paano yung fast combo 1-1? Ano yung fast combo? Ang sasabihin niya, basic per skill, basic. Tapos mabilis niya sasabihin yun. Basic per skill, second skill, basic. Yun? Tapos yun. Kumbaga, ulti agad yun. Kapag, lilipad agad. Lilipad agad. And hindi natin man nakita yun dito sa game na to dahil it involves being melee as a 1-1. Fast combo siya at a price. Yung melee. Needles kasi may proc din yun, no? Oh. Melee ka po kapag ginawa mo yun. But this time, again, this was such a spectacular performance from you. Yeah, that was actually beautiful. Hindi siya all throughout the game, no? May mga shining moments talaga siya. There are times na hindi mo maikakaila na lamang yung kalaban sa lineup. As in, ang kukunat ng frontline, may Yuzhong, may, of course, may Baksha din sila na may heart guard. So, hindi yun madali. To be honest, hindi yun madaling ilaban. Pero nagawa nila ng paraan. And yung layering nitong si Aurora and nitong si Marquino,
I think commendable as well. Oh, and looking at the replay, no, makikita talaga natin that nakalamang ang KBG, especially to transitioning to the mid game, no. Early game nakakapalag pa ang side ng ang side dito ng Imperio, pero mid game ay talaga na control ng KBG. Yan, no? And talagang may ano lang eh, minsan may mga players na nagigising. Yung feeling ko nagising to si ano eh, si Yun. Nung magde-def na siya ang 4v1. Ito yung mga, ano eh, yung tumutunog yung kanta ng Better Than Game. Iba yan tayo. There to be great pala. Oh, last season yata yun. Last year yun, man. Pero tama yung sinabi mo. I think literal nagising siya. Uh-oh. And talagang nag-superhero mode na siya, di ba? Oo, may... You know, this batcha! Yung baga parang my turn. Oo. Oh. Tapos yun yung parang kung ikukumpara natin yan sa mga Filipino players natin, I would say the best comparison sa mga ganyang moments si Kenry. Di ba yung mga yung nakikipag 1v5 ng 1-1 o ano, may mga ganong ayan, moment. Oh. Ayun talaga yung clutch yun eh. Dapat tapos na yun eh. Kung namatay tapos yung 1-1 doon, tapos na. KBG na sana ang nanalo, pero ayan din oh. The layering. Beautiful. 0-3 siya niyan. Galawang 0-3. Boy. Galawang 0-3. It's not over kahit 0-20 ako. It's not over till it's over. Yun yung sinasabi niya. Gusto ko rin lang i-coach si Midnight. Ano? May sinabing si... lagi kong i-coach to. Hindi nagmamatter ang KDA mo kung ikaw ang gumawa ng game-winning play. Ah. And that goes for the XP lane, no? Dahil, as we could see, Makinho, again, that, it's a bad KDA game. It's bad, yeah. Kung stats yung titignan natin, napakapangit. Pero yung ginagawa niya, ambag niya sa mga fights na to ay talagang ramdam. I think sobrang crucial yung layer, di ba? Yung layer upon layer of crowd control na pinapakita nila para makagawa ng way itong si Yor na ma-proc yung mga, ano, yung mga weak points. Mm-hmm. And that's so crucial. Ito si Aurora talaga parang, siya yung nagsisimula eh, lagi eh, di ba? And it, parang halatang praktisano, the only problem, ganda talaga panood. So good! Alam mo ko anong malungkot dito? Ano? Ngayon ko lang napansin sa replay. Ano? Namatay na sila, tsaka lang sila nakabibili ng emo. Ay! Oh my God! Ang sakit nun, boy! Sakit nun! Sinubukan nilang bumili ng immortality habang namamatay sa crossbow tank, pero too late na. Ang hirap nun. Eh, yung alam mo yung pag nabuhay ka pa dun, wala nang bala tong ano, 1-1. Diba? Oo! Oh. My goodness. Ay, now, ito yung mapapaisip kay kung mas mabilis lang ng 0.5 seconds yung dalili. Kamay mo, eh. No? Oh my gosh. Grabe. That's heartbreaking. But at the same time, you know what? Alam nila yung gagawin. Tama yung gagawin nila. Kumbaga parang practice na lang yung kulang. Hindi ka naman magiging malakay rin ng ilang buwan lang, di ba? And idol pa daw nila. Ano? Unik Indonesia pa, min. And naalala mo, may mga clips si Kyrie si na 3 items. Bili niya 3 items in like, ano ba yun, in a span of 1 team fight. Ilang madaliri mo, Kyrie? Ano, 16 kaya buhos na gamit niya nun, di ba? Kaya buhos na. Take it, lumit nun, lumit nun. Tapos after niyang gawin, ngumiti lang. Kung ako, magawa ko yun, magwawala ako. Oo. Eh yun, sa kanya, it's all in the day. It's all in the day, bro. And again, that's the reason why idol nga daw ni Simba yung mga ganong klaseng galawan ng Indonesia. And of course, specifically Kyrie. And so far, this series has been quite a story, I would say. 2-0 man to, marami tayong natutunan. And Imperio still someone na I guess si Yur kailangan talagang bantayan at this point, mainly the 1-1 pick. Ang problema kasi dito, ibang-iba ang gameplay ng 1-1 compared to other marksmen. Mm-hmm. Kumbaga, umaasa ka talaga sa ultimate mo. So the question I have for Imperio right now is, can they play around other marksmen? Ah, that's a good question. Actually, to be fair, si Godyang, I think dalawang carry game yung pitlate nila dito. This could have been different, especially if you go for a special counter para kay 1-1. Ando yung mga hero na ganun, di ba? The Beatrixes, yung mga na kayang sumabayan talaga sa isang 1-1, especially the ones that can bully the 1-1 in the lane. Yeah. And buti na banggit mo yung bullying sa lane, no? Kasi I'm not quite sure if naban nga ba ang Irithel or a Bruno or